bakit kuripot ang mga Ilocano? Kapag narinig ang salitang Ilocano, ang unang bagay na pumapasok agad sa isip ng mga tao ay ang salitang kuripot. Ito ang tinatawag na stereotype o ang malawak at agarang ideya tungkol sa isang tao o isang bagay. Ngunit, bakit nga ba ay madalas sinasabi ng ilan na ang mga Ilocano ay kuripot? Paano nga ba nagsimulang mabansagan ang buong Ilocano na sila ay kuripot? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hi guys! Welcome to my channel. Ang channel na ikikwento sa inyo ang kasaysayan. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa bawat video na aking i-upload. Bilang isang Pilipino, ay madalas kong marinig sa kapwa nating Pilipino na ang mga Ilocano raw ay kuripot. Paano nga ba nagsimula ang kwentong ito? Sa aking pananaliksik ay napag-alaman ko na nakaugalian lang ng mga sinaunang Ilocano ang pagtitipid. Karamihan sa kanila ay matipid at hindi bulagsak sa pera. Hindi sila gumagastos sa mga bagay na hindi naman masyadong kailangan. Ito ay sa kadahilanang maraming mahihirap dati ng mga Ilocano. Walang ibang hanap buhay sa lugar kundi ang pagsasaka at pangingisda, na alam naman natin na parehas mahirap na trabaho. Hindi biro ang magsaka. Minsan ay kailangan yung muko maghapon at magbanat ng buto. At dahil hindi pa uso noon ang irigasyon, sila ay umaasa lang sa ulan. Nimka ng palay ay ilang buwan pa ang hihintayin mo bago mabawi ang puhunan o kumita. Kung suswertehin, ay 2 beses kang aani sa loob ng 1 taon. Pero kung mamalasin, ay maaaring daanan ng bagyo, masira ang pananim, umapisti ang mga ito. Hindi pa dito natatapos ang kalbaryo ng mga magsasaka. Minsan ay kinakamkam ang kanilang lupain at sobrang baba ang presyo ng kanilang pananim na halos lugi sila sa puhunan o di kaya ay tabla lamang sa kanilang gastos. Pagdating naman sa pangingisda, tulad ng pagsasaka, ay isa rin itong mahirap at mapanganib na trabaho. Bago pa nun sumikat ang araw, ay naglalayag na sila sa dagat at kailangan nilang suungin ang mga alon sa dagat kung kinakailangan. Kadalasan din ay sa malalim na parte ng dagat sila pumupunta para makarami ng huli. Minsan ay kailangan tumagal ng 1 araw sa dagat upang makahuli ng marami. Kung suswertehin, ay maraming huli. Pero kung mamalasin naman, ay kakaunti ito. Hindi araw-araw ay pare-parehas ang kita nila. Kapag minamalas, ay hindi rin sila nakakapangisda dahil sa sama o banta ng panahon. Ganito kahirap ang buhay ng pangingisda. Madalas din tamaan ng bagyo ang rehiyon tulad sa iba pang rehiyon ng Pilipinas. Kaya kinakailangan nila maging praktikal at matipid sa paggastos para sa darating ng paghirap. Isa pa sa dahilan kung bakit mahirap ang buhay nila dati ay dahil malayo ito sa Kamaynilaan at bulubundukin pa ito. Noong mga sinaunang panahon,
ay mahirap ang biyahe at transportasyon. Ang pagiging matipid o wikangan nila ay korepot ay isang magandang pag-uugali at hindi dapat ito ikahiya. Samantala, ayon sa ulat noong 2009, ay hindi naman talaga korepot ang mga Ilocano sa ngayon. Pagdating kasi sa savings o pag-iimpok, pangsiyam lamang sila sa buong regyo ng Pilipinas. Nagbago na nga ba ang kaugalian ng mga Ilocano pagdating sa paggastos at paghawak ng pera sa paglipas ng panahon? Sa ngayon kasi ay maunlad na ang rehiyon ng Ilocos Region at mga lugar kung saan may Ilocano. Kung ikaw ang tatanungin, masasabi mo bang korepot pa rin ang karamihan sa mga Ilocano sa makabagong panahon ngayon? At dito ko na tinatapos ang kwento. Mag-comment lang sa baba kung meron kang reaksyon sa artikulong ito.